abutin ng pangarap di papipigil sa bawat hakbang dahil connected na tayo. Sambitin pangarap ay aabutin kasing taas ng bituin. Tayo ay maglalakbay sabay-sabay. Tara na, abutin ng pangarap, di papipigil sa bawat hakbang sasaya at kalungkutan, di ka iiwan dahil connected na tayo. Siyang yayakap sa atin, mananatili sa katotohanang walang iwanan. Tayo ay maglalakbay sabay-sabay. Tara na, abutin ng pangarap, di papipigil sa bawat hakbang sasaya at kalungkutan, di ka iiwan dahil connected na tayo. Pangako ko'y di malilimutan na hanggang sa dulo ika'y sasamahan. Ikaw ay Pinoy, ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Ibang-ibang Pinoy, huwag kang matatakot. Ipagmalaki mo, Pinoy ako, Pinoy tayo, dahil connected na tayo. Yan. Ladies and gentlemen, boys and girls, kapamilya all over the world, hindi pa tayo nagsimula. Parang nagsimula na yung sabaw namin dito backstage. Pero, we just wanna welcome you guys to our program, mga kumunazent at mga kasabawers. Why am I talking like this? I don't know. Pero sana na-enjoy nyo ang inyong weekend dahil panibagong linggo at panibagong sabaw ang aming ihahain dito lang sa Pinoy Big Brother Connect, the Connect Primetime Show. Pero bago tayo magsimula, Ate B, nais lang nating batiin ang birthday celebrants from our Pinoy Big Brother staff na sina Jonna Agaloos, one of our prod assistants, and isa sa mga story editors natin, si Hansel Arellano na buntis na naman. Congratulations! Uy, grabe ka, hindi! Diba? Wala, wag kang ganyan. Oh, sorry, sorry, sorry. Akala ko kasi... Nakita mo kahapon, but Angry Bird, I love you so much. Happy birthday. Jonna, happy birthday. Sana ma-meet ka namin soon. Or baka na-meet na natin siya, hindi lang natin alam na siya si Jonna. And Super Mommy Hansel, part of Team Post. Happy, yes. Happy birthday at maraming salamat. Sana sa episode today, hindi ka masyadong marag. Yan ang wish namin para sa iyo. Grabe, Robbie, ang dami nangyari dun sa eviction night kagabi. Ah. Parang worth 2 episodes sa sobrang siksik, liglig, at nag-uumapaw ng episode. Punong-puno from, syempre, knowing the votes, may lumabas, may pumasok,
celebration ni Andrea. Birthday celebration. Gustong-gusto ko kasi yung plastic na barrier. Tapos nag-hug sila. Tapos tumatawa lang kami ni Ate Tony doon. Kasi yung hug ni Andrea pag gano'n sa baba. So, sakto, doon sa likod ng mom. Yung mom, nakahug. Ano? Parang konti eh. hindi umabot eh. Pero what matters is, syempre, natupad yung, hindi naman isang hiling, pero yung isang moment na yon na matagal nang hinihintay ng mag-ina. Yes, definitely. At saka, di ba lang yan, sabi, napaka-generous ni Kuya yes. sa connection. Sa pagbibigay ng connection dito sa housemates ng PBB Connect sa outside world. And, sobrang intense nga, ang dami nangyari. Actually, Robby, kasama ko kahapon, hindi lang si Russo, kundi si Justin at si Russo. So, ang dami nilang spinel na sabaw. At, ano sila, affected sa nangyari. Nung na-evict si Mika, pareho silang umiyak. Well, Russo had no tears naman, but he was obviously talagang affected. Si Justin naiyak talaga with tears. Yes! Mm-hmm. Parang sabi nila na ang ironic daw na kahit nasa labas na sila, yung affected pa rin. Sadness na nararamdaman nila, oo, affected pa rin sila. Well, dun sa loob ng bahay ni Kuya, we were expecting a certain individual na talagang umiyak ng sobra. And truth be told, no? Si Chris Marion sa paglabas nga ni Mika mula sa loob ng bahay ni Kuya. Pero ang focus ng attention namin ay naibaling kay Alyssa. Na yes. grabe yung iyak. After the whole eviction night, pinagbasdan pa namin eh. Kasi umakyat pa ako doon sa story editors sa room nila. Tapos napansin din namin, ang tagal. Tagal talaga umiyak ni Alyssa. Kasi siya nga ang isa sa mga close, if not the best friend, doon sa mga girls ni Mika. Yes. Actually, nung nangyari yun, si Russo nagsabi-sabi niya, grabe ah, yung mga closest kay Alyssa ang isa-isang natatanggal. Kasi Justin was super close, Russo was close, and then Mika was close. So, na-affect sila, I guess, kasi nga, tama ka, siguro no, nadala sila dun sa iyak ni Alyssa. Mm-hmm. Eto naman, tinanong ko, kina Justin... Kaya pala, it makes sense now. Kasi kahit ni no, kasi kahit na gustong makipag-bonding ni Alyssa kay Aizel, Aizel prefers to sleep. Sabi ka. Para kasi natakot siya, tatlo na dire-diretso no. So tulog na lang siya. Unbothered ako kung ano mangyari. Grabe ka. Kidding, pero kidding. Kung kayo kung inaabangan ninyo na iiyak si Chris Mar. Ang prediction naman ni Justin, sabi niya mag-hug daw sila, tapos sabi niya baka may kiss somewhere. Sabi niya baka may kiss sa noo. Noo ang sinabi ni Justin. Ang sabi naman ni Russo, ang prediction niya ay mag-hug sila at baka daw may ibubulong si Chris Mar kay Mika. Ayoko na po. Bakit? Alala, minaalala lang ako. May bumulong sa'yo nung na-evict sila? Ha? May bumulong sa'yo nung may na-evict sa kasta housemates mo? Love you. Ay, natatawa siya. Meron naman. May narinig akong gano'n. Pero, nagulat nga kami kasi, ano siya eh, parang tinaas na yung walls niya or sa sobrang sakit ng naramdaman ni Chris Mar, feeling ko lang, ayaw na niyang mag-linger sa moment na yon. Mabilis na hug, tapos umalis na siya. He was stunned. Actually, word namin kagabi, parang hindi siya makapaniwala. Pero, ang isa ko din napansin, was the moment na, so sinave si Hyra, tapos sinave si Kobe. The moment na sinave si Kobe, bumagsak pareho ang mukha ni Chris Mar at ni Mika. Yeah. Kasi, yung feeling na yon na parang, oh my gosh, whatever happens, ito na yon, maghihiwalay na. Kahit sino, no? Kasi one of them, eh. Yeah. Whoever goes out, they will be apart. Kumbaga. Kaya, matindi talaga. Matindi. Mm-hmm. Kahit na naghiwalay sila sa loob ng bahay ni Kuya, si Mika naman, finally, connected na sa kanyang family at connected na sa kanyang baby. Yes. We are very excited, syempre, lagi kapag marireunite na ang ating mga ex-housemates sa kanyang pamilya. And although, syempre, nalungkot ang mga Mika supporters, you're right, they're happy na marireunite na sila ng kanyang baby girl. And ang dami nating pag-uusapan ngayong gabi at excited tayo na himayin
panoorin ang primetime episode ngayong gabi at fresh na fresh ang sabaw na masispill ngayong gabi, Robbie. Saktong-sakto. Kaya without further ado, let's all welcome our latest evictee. Please welcome our Mom She Cap ng Bataan, Mika Pajares. Mika! Ang isa pa, tumatawa si Ate Tony. Hello po! Hello! Hi! Hi, Auntie Bianca and Kuya Robbie. Oh, hi, hello. Mika! Welcome back to the outside world. Yes. Alam natin yung ballerina print wallpaper sa likod ni Mika. Yes, that is the your dressing room. Iconic. Iconic. Kahapon nga, nung pinapakinggan namin yung mensahe ni Big Brother kay Mika, lahat kami talagang sincere yung moment eh. And very authentic. Ang nag-giggle lang kami nung sinabi ni Kuya na parang keep moving forward, Mom She Cap. Parang, imagine si Kuya, Mom She Cap. Kasi parang nag-evolve na talaga ang mga terms. But you are really our Mom She Cap ng Bataan. Diba? Thank you po, syempre. How are you, Mika? How are you? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi or medyo nahirapan at namamahay? Medyo ano pa, medyo masakit pa slight. Medyo ano pa po, kasi syempre in-expect ko na dun pa rin ako gigising. So, gigising na may wake-up call, maglalapel, ganun po. So, yun, medyo hindi tuloy-tuloy yung tulog ko kagabi kasi hinahanap ko yung PBB. Hinahanap ko yung kama ko dun. So, yun po, medyo malungkot pa rin syempre. Pero, of course, life goes on. And I'm really happy sa experience po. Yes, definitely. Probably hindi biro na si Mika ay isa sa mga napili ni Kuya out of 170,000 na nag-audition. Talagang hindi biro yon. And now, you have the honor of saying na nakatira ka minsan sa iyong buhay sa bahay ni Kuya. Major yun. At saka ano, another feeling of, or having that certain feeling na you have found someone then inside Big Brother's house. Grabe yun! Tama ba? May feelings ba or tingnan natin. First ano, super close kami ni Chris Mark. Wala pa nga kami binabanggit na pangalan eh. Bakit si Chris Mark sinabi mo? Sino pa ba? Wala, let's talk about that one. Booking, charot. Let's talk about that one, Mika. Siyempre, hindi naman talaga maitatago ang mga kaganapan sa bahay ni Kuya. Paano ba nagsimula? Sa tingin mo yung certain kind of relationship niyo ni Chris? Ano po kasi 'di ba galing siya sa isolation tapos nilagay ko siya doon. So hindi pa kami super close noon. Binibisita ko lang siya, parang hello, sumain na ba kayo ganun. Sila na Andrea, Ella po. Tapos syempre nung paglabas niya, parang nagulat ako, medyo magka-personality kami. Parang yun, same kami ng humor, ganyan. Same kami ng mga gusto, mga hilig. So yun, super nag-connect talaga kami. And yun, parang mula na naging best friends kami. Parang everyday, kausap ko siya talaga, ganyan. Best friends na. Alam mo, feeling ko, si Mika, parang habang, kunyari kung kinakausap natin, live the live, face to face. Mm. Yung paa niya, unti-unti gumagano. Ay, hindi. Gusto niyo bumakita. Gusto niyo check nga yung paa ni Mika dyan. Nagawa ganun ba? Nagkakaroon ba yung tumas? Parang nagiging ano na eh, nagkaka-ponytails. Ponytails tao doon? Grabe. Siyempre ano na. Actually, Robbie, very consistent. Dahil kahapon, Mika, during the eviction night, ang kasama ko naman ay si Justin at si Russo. Ooh. Na talaga namang na-affect sa nangyaring eviction night. Pero nung tinanong namin sila, kasi madaming sinship ang mga PBB viewers. Sinship nila ang Mika and Chris Mar, may mga Andrea at Kobe, may Andrea at Chris Mar din, yeah. Hyra and Chiron. Rusu and Izel. So weird. Merong Ralph and Ella, yes. At iba pa. Sabi, tinanong ko sila kung sa lahat ng yon, sino yung napansin nila na unang naging close o na-develop? Ayan. Walang kalahating segundo, sumagot sila pareho ng Chris Mar and Mika. Sabi ni Justin to put, talagang kailangan daw nating pagmasdan kung paano
tingnan ni Chris Mar at ni Mika ang isa't isa. Grabe! Remember that, Robbie? Ano? I remember that one. I remember. Titingan mo. Oo, iba daw ang tingin kapag sina Chris Mar at Mika. Ano kaya? Ano kaya nga? Grabe! Sabi ni Justin. Saka there was one moment eh, na sino yung ilang? Was it Hyra or Ella? Na biglang may, nagyakapan sila sa gitna ng basta, I think na tatandaan mo yon. Lumabas ng girls bedroom si Hyra tapos parang wala siya nakita. Uy, uy. Nagyayakapan kami. Sabi niya, ano to? Sa, ano yun? Nagyayakapan po kami? Oo. Hindi ko sure ba? Hindi mo sure kasi every day. Pero parang ano kasi, very close talaga kami. So sobrang, baka nga na, hindi ko lang mamalala siguro kailan. Pero ayun, madalas nga, medyo clingy. Medyo close kami talaga ni Chris Mika. Clingy Sabaw. The clingy Chris Mika is now trending. Ito na, gusto ko lang talongin ano, kasi syempre, whenever we have ex-housemates join us, ang sayang tanungin para mas makilala natin yung mga housemates sa loob. So Mika, ano ang mga katangian ni Chris Mar na pinaka ina-admire mo? Siyempre, I mean aside from super good looking naman talaga itong si Chris Mar. Oh, number one talaga! Aside from that, siyempre beyond that, ano po, very ano, ina-admire kong gano'n siya ko well-versed and yung ano talaga, yung connection talaga namin, I mean, parang nandun siya. Like, hindi ko na kailangan sabihin na hindi ako okay. Parang, na, magugulat na lang, kinakalabit niya ako, parang you good, ganyan. So, yun, parang na-impress din ako sa kanya na parang, wow, alam mo talaga kung kailan ako di okay, ganun. So, yun, super na-admire ko yun. And aside from that, na-admire ko din yung ano niya, pagiging family-oriented, like super lagi niyang ipwento yung pamilya niya. So yun, nakakatuwa talaga yun. And syempre yung pakikisama niya dun sa ibang housemates. Syempre, magaling naman. Sige nga, kung gustong-gusto mo nga siya, mag-jump rope ka nga ngayon. Jump rope? Hindi ko naman gusto. Sige nga. Pero syempre, natuwa kami dahil yung progress mo dun talagang nakita namin from hindi talaga alam hanggang sa, kaya. Kaya yes, at kayang kaya. Naswap pa nga po ako, nalipat pa ako ng team. Mm-hmm. Kaya naging ka-team ko siya. Kasi before, sa Red. Sa Red ako. Nilayo ko na nga sa usapang Chris Mar. Binalik pa ulit. Bumalik ako sa kanya. Alam ko. Hindi, pero Robbie, alam mo, I don't know kung na-experience mo din to. Pero ang experience kasi, after ikaw maging housemate, parang for the next few weeks, yun at yun lang talaga ang may kakwento mo at maibubong ang bibig mo eh. Yung mga kasama mo, experience mo, at yung mga naging close sa'yo at kumonect sa'yo. Yes, for sure po. Yun lang naisip. May isa akong interesting na sabaw, no? Mm. After PBB, when everything is done, may chance ba si Chris Mar sa'yo? We'll see, syempre. Kasi, I mean, bakit naman hindi? I mean, super close naman kami. And super interesting na person ni Chris Mar. Super. Is it safe to say that you like each other? Siguro it could. On a scale of liking, no? This is like, this is love. Oh, nasaan grabe kay banda? Nandun lang. Sa ano na? Sa like. So, like nga. Okay. Getting there pa lang po. We'll see. Well, the Chris Mika fans are now flying. Marami pa kaming itatanong sa'yo later on. Pero mga pamilya, kapit po kayo, mga kumunizen, dahil in just a bit, magsimula na ang isang medyo heart-wrenching episode as we get to hear the stories of some of our housemates sa PBB Lights Camera Action. Given a chance, Mika, kung papipiliin ka, sino ba yung gusto mong bigyan ng MMK type of episode among the housemates? Si Gian po. Sobrang ganda ng story talaga ni Gian na kahit kinikwento niya sa amin yung buhay niya sa Sarangani, sobrang natutouch po talaga ako. And yung
ano, kung paano siya nabully, ganyan, dahil sa hair niya. Yun, sobrang deserve talaga niya ng isang MMK episode. Tignan natin kung mangyayari yan. Ito na po ang PBB Connect. Flute, please. At saka curious ako ha, kung mangyari yan, which is hindi malayong mangyari kasi ilan na naman sa ating mga housemates ang nagkaroon ng MMK episode. Sinong artista sa tingin mo pwedeng gumanap na Gian? Catherine Bernardo. Yes, I agree. Catherine, di nagkakalayo. Or sobrang idol. Bianca Gonzalez, Intal. Yes naman. Parang ang layo. Hindi, imagine kung si Catherine ka ang gumanap. Ang audition video niya, si Catherine ang mukhang bibig niya. Tapos eventually, if ever, i-petition natin yan sa lahat ng mga PBB fans at Gian fans. Gian's life story for MMK kasi Catherine ang gagawin. Sobrang matutuwa yan. Ano, Catherine? Kung Catherine man, super idol. At kagabi, naganap din ang third eviction night ng housemates. I'm sorry, Mika, you have just been evicted. Marami nagtatanong, Mika. Yes po. Habang nagaganap ang eviction night kagabi. Yes. Magmi-meet pa tayo lahat. And I'm tulog so ba si Aizel? Actually, opo! Tulog siya! Dito ko siya natutulog sa side! Wait, sa eviction? Ewan ko pa siguro naman nung ina-announce na. Pero before talaga, sinatutulog na. So, parang nakataas pa yung paa niya. As in, dami tayo. Ito na, ito na. Isang audition ang pagdadaanan ng housemates ni Kuya. Bakit ang unfair ng buhay? Bakit kailangan pa naming maging mahirap? Kung pwede naman kaming maging mayaman. Lahat ng yan dito lang sa PBB Connect. Unang araw pa lang ng bukid. Bago pa man maganap ang third eviction night, isang kakaibang wake-up call ang gumising sa housemates. Cameras ready? Camera ready? Lock it up! Quiet on the set! Roll sound. 5, 4, 3, 2. Action. Final touches. Arrows ready. Camera ready. Lock it up. Quiet on the set. Roll sound. 5, 4, 3, 2. Direk butch yung naririnig ko. Action. Oh, uy. Hello. I was really surprised, Kuya. And I called everyone. I knew we were gonna do something that involved acting. Uy, si Daniel Padilla! Oh. Si Gian. Kaka-LA. Ah, so kayo palang magkatabi ng kama ni Gian. Yes, yes. Mingiti yan paggabi. Mingiti siya sa amin. Ang lakas ng ano kanina, parang may... Na-excite po ako. Dito po makikita talaga yung acting skills po. So parang feeling ko po yan, meron po mangyayari. So sobrang excited po ako. Wow! Saan sabi Daniel Padilla? I wanna be a director. Parang mag-a-act tayo. Oh, bawal daw, bawal. Wala tao. Feeling ko weekly. Task natin. Feeling ko ito yung task natin. Weekly task? Oo. Oh my God! Gusto ko ganyang task. Yan na, si Ralph o. Ready na maging director. Hindi, baka may totoong director. Hindi pwede mo. Director. Director, bakit dalawa? Ah, di ba nga? Hindi, baka may totoong director. Siguro. Tsaka mayroong ano? Camera. Tripod. Meron ako matinding sabaw. Camera. Tripod? Oo nga, camera. Kilala ko na kung sino yung mag-workshop sa kanila. Director na pupunta. Ah, may workshop sila. Clue. Ang housemates patuloy pa rin iniisip kung ano nga kaya ang magaganap base sa kanilang nakita. Tingin mo, anong ganap? Sinabi mo pa. May artist ang pupunta. Kilala ko lang. Nagyayabang lang. Grabe ito, makawala diretso agad. Wala nga, kasi quarantine. Delikado yung mga tanong. Sana may mga artist. Siguro, kasi nga siguro. Or hindi, director. Director rin. Si Ricati. Ella, sino nga yung director sa Barcelona? Si Cati Molina. Siya pa din?
Kala ko si Direk Bogie. Kala ko si Direk Bogie. Chian, sino si Direk Bogie? Jogi kaya yun? Ako si Direk Bogie. Bogie! Direk Bogie. Feeling ko weekly. Direk Lauren Bogie. Oh my goodness. I hope he's not watching tonight, no? Feeling ko yung HOH. Bogie. Sino ang HOH? Feeling ko din may dadating. Wala. Ito na, HOH. Ano na? Uy, hindi ba naiinig ka si Ralph? Ba't nakadob? Feeling ko walang dadating. Nakamukha ko yung Ralph. I wouldn't know what to do. Oh, wow. Nahihiya. Para silang magkapatid. Ako, tanalo lang ko niyan. Ihahag ko talaga din. Ito yan. That's a starstruck. Pag nakakakita. Mika, sa mga kasi, sa mga nakakwentuhan mo, sino na yung talagang gusto mong mag-artista na nagtatalent ako, yung freelance na extra extra. Pag nakikita ko yung mga artista Andrea, Andrea Gian. Maya-maya, pinatawag ni Kuya sa talaga. And nakikita ko din ang galing nilang umarting nag-Barcelona Acting Challenge. Pati si Ralph din. Kunin mo ang sulat at basahin mo ng malakas. Housemates, bilang suporta sa lokal na sining at pelikulang Pilipino, manonood kayo ng isang digital film sa dulo ng linggo. Para sa ika-anim na weekly cast ng Housemates, sila isusulat, magpo-produce, magde-direct at gaganap sa sarili nilang digital film. Ang kwentong kanilang gagawin ay ang kwento ng isang housemate na kanilang mapipili. Meron silang 16 hours para gawin ito at maaari lamang silang mag-shoot sa PBB studio at matatagpuan ito sa activity area. Para manalo sa cast na ito, sa loob ng 24 hours, kailangan nila ng total average rating na 80% mula sa apat na judges at isa rito ay ang community. At kayong dalawa, Ralph at Andrea, ang inaasahan kong maging director. Good luck, housemates. Big brother. Oh, let's go, Direk! Direk! Direk Ralph. Yes, big brother. At Direk Andrea. Yes, po, big brother. Pagkakaroon kayo ng story audition. Matapos malaman ang gagawin, agad tinipon ng mga direktor ang housemates. Para sa kwento ng housemate na gagawin natin, magkakaroon tayo ng story auditions na magaganap sa activity area mamaya. So each one of you, may 5 minutes kayo para ikwento yung buhay niyo na gusto niyong i-feature sa movie natin. So kung sino yung mapipiling story, sila yung magli-lead dun sa mismong story nila. Sila yung magiging main character. Andrea Drab, iharap ang likod ng mga upuan sa housemates. Tanggalin ang logo. We have like these short films or short video projects in school. Usually I direct them or I like think of the story. Pero bago magsimula ang story auditions, isa-isa muna silang kinausap ni Kuya sa confession room. Meron ka na ba lang kahit na kaunting karanasan tungkol sa production? Production wala po. As in, wala talaga. Zero. Sa school lang namin yun, Kuya, music video, ganun. Back in 2014, binibigyan po ako ng different auditions, VTRs. May mga commercials ako na na-achieve. May mga shoots ako na napuntahan. I tried a music video po, Kuya. And I was parang acting po nun. Simbahan po, parang gagawa po kami ng drama. Parang kaya ko kuya mag-act, kaya ko din po mag-direct din po. Sa eskwelahan lang po talaga kuya, gumagawa po kami ng mga video po. Makalipas ang ilang sandali ng paghahanda, binigay na ni kuya ang hudyat ng pagsisimula ng audition ng housemates at unang sumalang dito ay si Leofer. Magandang araw, ako po si Leofer Pinatakan, 21 years old, pangwalo po ako sa siyam na magkakapatid. Huwag mong isipin nandito kami, huwag kang mahiya, just like give it your all. Wow. And at the same time, ikwento mo yung gusto mong ikwento. Story ko about family po. So kasi diba when there's casting calls kasi for gusto us, gusto ko si nanay na may mga liyahan siguro ng pamilya. Sumasali ako ng search, may natanggap ako na reward. So plano ko na gamitin yon para sa isang handaan, Father's Day kasi yon. Tapos si nanay ayaw niyo pumunta. Kasi gusto niya maiwan sa bahay. So ang ginawa ko, Nay, gusto lang naman namin na kumpleto tayo. Gusto ko lang naman na kahit simpleng handaan lang, makasama namin kayo, makabanding namin kayo. Yun lang naman ang gusto ko, Nay. Anak mo rin kami, Nay. Simpleng handaan lang, Nay. Gusto ko na minsan malabas din kita. Thank you. Thank you. That was amazing.
naramdaman ko yung bawat kwento and nakita ko naman yung emotions talaga na kung ano yung mga pinagdaanan mo. Siguro, ang ano lang talaga, siguro yung sa pag-acting lang siguro talaga. Thank you. Thank you, Liefer. Salamat. Diba? If he had like a storyline mm-hmm. and may lines na siya ganun, it would be a nice story. Mm-hmm. Liefer's stories. Pagkatapos ni Liofer, si Chico naman ang sunod na lumipat sa PBB studio. Ako po si Chico Lekaya. Buong buhay ko ako ay isang atleta. Ipakita ko sa inyo na ano yung buhay ko. Ready? Okay, rolling. 4, 3, 2, action. So, noong high school, ang dependent ko talaga sa ate ko. So, pupunta ako sa room niya. Ito yung room niya. Te, may pagkaon. Gutom na kayo ko, good. Makita ko na pipigilan niya talaga. Hindi siya umiyak, parang tapang niya. Sabi ko, te, may rice ba? Kasi, nasigit na nandiyan ko. Sabi niya, sorry ako yung nabili na pagkaon. So, magsabi ako sa kanya, busog na kayo ko, te. So, look at her. And I smile. Ang laki ng impact ng story mo, even if it's like that fast lang. Yung emotions mo were genuine. Thank you so much for Derek, Andrea. Say, salamat Thank po. You, Chico. Good hapon job. Po. Sunod-sunod na rin nagpakitang gila sa pag-arte sina Alisa, Chiron, Chrismar at Mika. Oh my God, nag-less na ako. Ang dami kong perang kinuha kay Mama. Hindi niya kasi ako pinayagan para makita ka. Ito na to, hindi na ako babalik sa amin kasi ayaw na ni Mama na tayo pa. No. Yeah, pare, please. Pare, please, no. Okay, please. Understand mo na, please. Okay? Hindi ko lang maisip kung paano ka nakakaharap sa akin ngayon na alam mo, niloko mo ko. At nasasabi mo sa akin na hindi. Yeah, I'm the eldest son. And I'm a guy. Not that I'm belittling women. I should be a military officer. Next na nag-audition, si Aizel. So, direct yung sina napili ko is yung nasa bahay ng amo ko. At tumatawag yung tita ko para ipaalam na na-refer yung mama ko sa ospital. Pagkatapos tumawag nun, magpapaalam ako sa amo ko para mabisita ko yung mama ko. Hanggang mabalitaan ko na mamatay yung mama ko dun. Okay, rolling. 4, 3, 2, action. Dok, may pasyente po ba ditong dumating yung Ophelia Tandugon po? Ito na, nakita ko na yung mama ko na tumaas yung paa niya kasi familiar ko yung kumot. So ito, umiyak na ako. Ma, sobrang payat mo na, ma. Propet mo na. Ma, si Aisel to. Ma, si Aisel po to. Bakit? Buto tsaka balat. Alam mo, nag-aalaga sa'yo. Si Papa, di ka ba inaalagaan nun? Ang sakit. Hindi ko kaya to. Alright, na tayo dun sa school. Nagtatawanan kami. And may biglang nag-text sa akin. Tapos binasa ko. Aisel, si Ate Hersey mo to. Patay na si Mama. Binaksa ko yung cellphone ko kasi sobrang nasaktan ako. Umiyak ako, Ma. Ba't mo ako iniwan? Grabe sa emotions and sa acting. Kasi alam kong yun talaga yung story. Story mo kaya alam kong ramdam na ramdam mo. Ang galing. Thank you, Derek Ram. Sobrang nagalingan ako sa ginawa mo na you switch from one emotion to another knowing na sobrang bigat nito para sa'yo. Good Thank you, acting. Derek.
yung narration na. There should be like narration in between. Nagtuloy-tuloy siya eh, pero... Yeah. We are actually live on Kapamilya like, Online Live. Mm-hmm. Obviously, sobrang natulala kami ni na Robbie. At kasama natin, live na live on a Monday night, of course, Mika. Hello. Uy, Mika, grabe yung activity na yun, ha? Oo nga eh. Napakabigat. Doon sa activity na yun, nalaman natin yung... Well, alam natin yung stories ng ating mga housemates. Pero yung specific ones, kung bakit nga ba sila nabuo at part nga ng, ano, ng story nila eh. Kaya, wow, sino kaya yung mapipili? Pero, hindi pa tayo tapos, no? Yes po. Pagpili. Kaya pa ba? Kaya pa ba ng puso ninyo, mga kapamilya? Grabe yung kay Izel. Grabe yun. And grabe siguro yung pinagpili kayo ng isang eksena from your life na isha-share, di ba? That's very, very personal. Sorry, before that, actually, kanina pa namin kasi kasama si Mika sa Kumu. But to all our kapamilyas on Kapamilya Online Live, Mika, please do say hi! Hi, everyone! Hello po sa inyong lahat. Good evening, guys! Mika, just have to ask, in relation to that activity, no? Yes. Ano ba yung specific moment na pinili mo? Kasi... Narinig namin, puro hugot, tapos parang may pinili. Uy, huwag mong iiyak dito. wala namang audition dito. Hindi. Ayun, for me, yung pinili ko nun is, kailangan kasi 5 minutes. 5 minutes wait ng audition. Tapos, wow, 5 minutes? That's yes. Long. Tapos pipili ka ng parte ng buhay mo na gusto mong ipang-audition sa kanila, na story talaga. So yung pinili ko sa akin is yung time na nalaman kong niloloko ako nung ex ko that time, tapos may baby na kami, tapos yun nalaman ko. So yun. Kaya hugot-hugot si Ate Girl. Nagulat din ako na umiyak ako noon kasi wala, ang bigat pa rin siguro parang pag na-ano mo yung trauma na yun. So super happy naman ako ngayon na syempre yung moment na yan nag-lead dito sa moment na to na meron akong baby and ako ang single mom sheikap. So yun, super yes. Proud naman din sa ano. Pero ang hirap talaga nung audition as in. Ang hirap talaga na hindi ka piliin ng iniirog mo. Pero ngayon, parang napipili ka na ng someone at may bago ka ng baby. Tama ba? Grabe! Grabe naman yung baby agad. Hindi ba baby ang tawagan nyo? Wala. Okay, eto na, Robbie, since you opened up the topic, at para medyo malight naman yung mga pakiramdam natin yeah. Bago sumabak sa isa na namang kabigatan. Mika, syempre, both you and Chris Marr were nominated this week. At sigurado akong kahit pa pala nag-quality time kayo nitong nakaraang linggo. Meron ba kayong naipangako sa isa't isa or naging plano dito sa outside world, if ever? After all of this? Siguro parang yung plan lang namin is parang at some point manunod kami ng mga ano namin, favorite series kasi ganun talaga kami nag-connect. Sa mga paborito namin yung papanuurin and yun, parang dun talaga kami nag-connect eh. And syempre parang sabi ko pa sa kanya no, na if ever sa eviction tapos tayong dalawa lang yung huling tatawagin, for sure mahihirapan ako. And yun, ganun nga po yung nangyari. So yun, sobrang bigat na parang nung moment na kaming dalawa na lang, parang either one of us will leave and yun, ako nga po yun. So yun, sobrang, syempre mabigat to lose my best friend. And of course, mabigat din na umalis sa bahay ni Kuya and to leave the other housemates. Yun po. We're just wondering, ano ba, may final words ba siyang nasambit? Kasi sa naparoon namin, mabilis na hug lang tapos umalis na si Chris Murray. May nasabi ba siya sa'yo? Parang ano lang, parang love you, ganyan. Pero as, hindi yung ganong, hindi ganon. Parang normal lang sa, hindi po ganon. Parang normal lang sa amin yun. Mainit na sabaw on a Monday night, Sir Mika Pajares. Yeah. Sabi ko, laban lang. Well, ngayon, kakaibang sabaw naman yung maririnig natin dahil mga pamilya, bumalik po tayo and mag-tweet po tayo ng PUB Lights Camera Action habang nagsasabi ng love you. Balik love po tayo. You! Balik po tayo sa Pinoy Big Brother Connect. Yun pala ah. Grabe!
friend. Kilig na kilig ka? Hindi. Ay! Uy, grabe ang bigat ng task. Actually, you know kung kanina din yan mabigat? Kay Andrea and Ralph. Kasi they're there to listen to all the stories. And that's heavy. Yeah. Kasi, Mika, kayo hindi kayo nanonood nung audition ng iba, di ba? You're just there for yours. So, yeah. Wow. Grabe yun, Fred. Ano ko nga? Nairapan ka ba, Ralph? Si Ella. Nairapan daw siya. Ako po si Ella Kayabyab, 20 years old. Yung story ko na life ko. Just stay true to your emotions. Just pretend we're not here. Ready? Ready. Rolling. 4, 3, 2, action. Nung bata pa lang ako, ganun ngayon na experience ko. Parang minamaltrato ako ng tita ko. Tapos umabot sa point na nalaman ng mother ko yon. Tapos sinabihan ng mother ko yung tita ko. Kasi wala kang karapatan na saktan yung anak ko. Pero hindi nakaganang pakiramdam ko yon. Kasi sabi ko sa mama ko, anong klase siyang nanay? Kasi bakit niya ako iniwan sa ganong sitwasyon? Ella, huwag mo lang ikwento. I mean, kung ano yung mga sagutan nyo ng times na yun. Just say it talaga say with it. The exact emotion, exact exact like delivery, kung paano sinabi. Siya. Ayun, naglilinis-linis ako noon. Linis ako. Tapos tinawag niya ako noon. Tapos pumunta ako dun sa inuutos niya sa akin na maglinis ako ng basura. So, nung una tinititigan ko talaga siya. Tapos biglang may ngumuntid sa akin. So, ayun, parang iniisip ko na grabe, paano sa akin nagagawa ng sarili kong tita, sariling kadugo ng nanay ko. Tapos, parang yun yung nag-usap kami ni mama nung kinuha na niya ako. Sabi ko, anong klase ka nanay, bakit iniwan mo ako doon? Hindi mo ba ako mahal? Kasi ako lang yung iniwan mo dito eh. Ako lang eh. Ano bang kulang sa akin? Ano ba yung mali sa akin? Ang tagal mo bago sabihin sa akin na mahal mo ako. So, thank you, Ella. Thank you. Yung emotions, nandun na. Na ano lang siguro sa acting talaga na kung paano yung pinaka-start, kung ano yung sagutan, yung anuhan ng lines. Good job, Ella. Thank you. Thank you, Ella. Si Ralph pala napansin ko, ah. Kaliwete. Sina Kobe at Hyra sa harap ng dalawang direktor. I can't believe you! Why would you do that? The kids! Why? Parang kahit na problemado tayo kasi wala tayong pera, kahit wala tayong makain, kapag buhatin ka lang ng papa mo, sobrang saya na niya, sobrang nakikita mo na yung ngiti niya. Huli namang nag-audition si Gian. Hi, Gian. Hi. Ang kwento ng buhay kong ito ay tungkol sa buhay ko na namumulat ako ng basura. Anong genre ito? Anong genre? Drama. Drama ito? Drama. So, ito yung magiging sako ko. Rolling. Aray, mga po, ano? 4, 3, 2, action! Pupunta ako ngayon sa dagat para magpulot ako ng basura. Tapos, may nakita akong mga bata na naglalaro. Tapos, kumbaga, napatingin ako sa kanila. Tapos, naisip ko yung unfair ng buhay. Naisip ko na, bakit ang unfair ng buhay? Bakit kailangan pa naming maging mahirap? Kung pwede naman kaming maging mayaman? Sinasabi ko sa sarili ko na siguro kung hindi kami mahirap, kasama ko ng mga bata na naglalaro. And yun, pagkatapos nun, umuwi ako ng bahay, tapos umiyak ako doon, umiyak. Tapos another scene, yung sa program, mayroong mga tao. Nagtatawanan sila, yan, ang pangit ng buhok niya. Tapos, umiyak ako. Tapos ang daming tao nagtitinginan sa akin. Kasi nga, nakakatawa yung buhok ko dati.
sinagot ko sila, bakit kailangan niyo akong ibuli? Oo, kasalanan ko na naging ganito yung buhok ko. Kasalanan ko kung bakit ako nagkaganto. Pero wag niyo namang ipamukha sa akin na ganito ako. Kasi hindi niyo alam yung magiging resulta niyan. Pwede akong ma-down sa sarili ko. Pwede kong maitigil yung pag-aaral ko na dapat hindi ko talaga pwedeng itigil kasi OFW yung mama ko, mangingisda lang yung papa ko. Kailangan kong magpursige sa buhay ko. Kailangan hindi ko damdamin yung mga judgment nila or ano man dyan. Sa akin lang, comment ko lang siguro is parang gusto ko makita yung emotion mo nung time na yun. Oo. Para mas naramdaman ko na talaga nandun ako. Pero yung story mo talagang grabe. Sobrang sa edad mong yan, sobrang lakas mo. Pagkatapos mag-audition ng lahat ng housemates, pinatawag ni Kuya sila Andrea at Ralph sa confession room. Natapos niyo na ang story auditions. Yes po. Anong masasabi niyo sa ginawa niyo? Sa totoo lang, Kuya, it was really heavy for all of us. Hindi lang sa mga housemates na nagkwento ng story nila sa life nila, kundi sa amin din. Kasi parang having to hear their struggles, yung lahat ng pinagdaanan nila, parang naramdaman din talaga namin yung emotion nila, especially when they were reenacting it. So it was a heavy task, I have to say. I'm so proud of the housemates. Sobrang strong po nila. Ako naman, Kuya, para sa akin, mas nakilala ko po yung housemates sa mga stories po na nakwento po nila kanina. Kung ano man ang kwentong inyong mapipili, ay isang responsibilidad ang inyong aakuin. Okay, yes po, Kuya. Upang maikwento ito ng tama at tapat. At para bigyan ng hustisya at karangalan ang mga eksena sa buhay nila. Kasabay nito, mayroon din kayong responsibilidad sa inyong mga manunood. Mayroon na ba kayo napili? Sure. Okay. For everyone. Okay, for everyone. Okay. Maging wise na lang din and safe. Yeah. Okay. Kaya may decision na po kami ni Andrea. Pagkatapos makausap ni Kuya, agad tinipon ni na Andrea at Ralph ang ibang mga kasama sa PBB Studio. Guys, nagti-thank you ako dahil binahagi niyo sa amin yung storya niyo and damang-daman niyo siya nung inak niyo dyan, which naramdaman din namin dun sa mismong senaryo na yun talaga na kahit mabigat siya talagang sinare niyo yun sa aming dalawa. Nakaka-inspire yung mga kwento niyo. Ang dami naming napulot na mga lessons and insights from it. Congrats, guys. I'm so proud. Pinili namin yung kwentong ito kasi marami kang makakuha ng moral lessons out of this story. Marami makaka-relate dito kasi yung mga pinagdaanan ng taong ito ay pinagdaanan ng madami din dito sa Pilipinas. Ang pinipili naming kwento para sa weekly task natin ay ang kwento ni... Gian. Maya-maya pinatawag ni Kuya si Gian sa confession room para kamustahin. Bakit yun yung pinili mong kwento na ibahagi? Kasi po, Kuya, madaming victim po ngayon ng mga bullying. Kasi naintindihan ko po yung side nila kung bakit ganun po yung nararamdaman nila. Kaya yun po yung napili ko po, Kuya. Mahirap bang mabully? Opo, Kuya, kasi nung maraming nagbully po sa akin, parang hindi po ako masyadong nakapaghalubilo sa mga tao dahil po sa nangyari sa buhok ko. Ibahagi mo nga sa akin tungkol dyan sa buhok mo? Nung una, parang natripan ko po yung buhok ko na kinunting ko po yung dito sa tito, Kuya. Tapos, kada gabi po, Kuya, nabubunot ko na po siya nang hindi ko mapigilan yung kamay ko po. Masakit ba para sa iyo ito? Opo, Kuya, kasi halos buong buhay ko po yung naapektuhan
Nag-absent na po ako nung grade 8. Paano mo nalagpasan ito? Iniisip ko na lang na kailangan kong pataasin yung buhok ko para bumalik siya sa dati. At ngayon, Gian, ano lang kalagayan ng buhok mo? Medyo okay-okay naman na po. Hindi pa po siya talaga totally na talagang buhok po ng babae. Parang may maliit pa po dito na side. Parang buhok po ng lalaki. Yan po, kuya. Nakita na ba ng mga housemates mo yan? Mga girls lang po, kuya. At anong napag-usapan niyo tungkol dito? Sabi po nila na huwag kang mahiya kasi dapat maging proud ka sa sarili mo. Tsaka i-embrace mo yung mga bagay na kinahiya mo. Gian? Po? Naiintindihan ko ang bigat na dinadala mo. At marahil yung pagkawala ng buhok mo. At tumbas nito ang pagkawala ng kumpiyansa mo. Pero sa bawat bigat na dinadala natin, hangad ko na malagpasan mo ito. At ang tanging paraan para magawa mo ito ay harapin ito. Ayan. Kung and welcome back to Kapamilya Online Live. Kwento nga ni Gian ang napili ni Direk Ralph at Direk Andrea. And I guess yan ang aasahan nating digital film at the end of the week para sa kanilang weekly task. Okay, Mika, ituturoy-turoy natin ang kwentuhan with you para lumait ulit naman ang ating mga pakiramdam pagkatapos noon. And we always ask our ex-housemates a few questions ng mga impression ninyo tungkol sa iyong mga kasama. So, unang namin gustong tanungin sa iyo, sino para sa iyo ang housemate na hindi pa fully nagpapakatotoo? Yun, for me, si Ella po. Kasi parang, I feel like medyo filtered pa talaga yung mga sinasabi ni Ella. Parang hindi pa siya super fully nagpapakatotoo. So yun, siguro, we'll all look forward kung ano talaga ang mangyayari kay Ella. Pero yun, ako nafe-feel ko na medyo filtered pa talaga siya. Nakataas pa yung guards niya. From nagpapakatotoo, let's go to nagpapakatao. Sino ba yung hindi pa gaano nagpapakatao sa mga housemates? Siguro si... ang hirap naman. Pero Aizel siguro. Hindi ko... Parang yun. Medyo nakukulangan pa din talaga ako kay Aizel. I mean sa... Pero as a person, sobrang buting tao ni Aizel. More on siguro relate sa ibang mga housemates. Doon talaga ako medyo nakukulangan kay Aizel. So yun, we'll see if mas mag-grow siya dito sa PBB and sa journey niya. Ito, diretso na natin, Ate B. We all know nomination is coming up next. We don't know, tomorrow nga ba ang magiging nomination night? Pero kung sakasakaling makakaboto ka pa, sino yung bibigyan mo ng 2 points at 1 point? Siguro yung 2 points ko kay Aizel talaga. Kay Aizel kasi parang feeling ko nung time na nandun ako, hindi niya masyado nirespect yung rules na meron kami. Ang pangyari sa mga hatian, sa fair share, yun. And 1 point? 1 point ko kay Ella kasi feeling ko talaga hindi pa siya super nagpapakatotoo. Consistent naman sa nasabi ni Mika. Yes, consistent. At eto na, ang iniintay ng marami na tumututok syempre sa buhay ng ating mga ex-housemates. Tinanong namin ito kay Justin, tinanong namin kay Russo. Pero for you, Mika, as early as now, sino ang nakikita mo na karapat dapat mapasama sa Big Four? Yun, ang nakikita ko, syempre si Gian. Sobrang baby girl, sobrang buti talaga ng puso ni Gian. Kasi para ko siyang batang kapatid, and yun, sobrang ganda ng puso ni Gian. Si Andrea din, kasi sobrang bait, sobrang nagpapakatotoo. Sobrang nakikita ko talaga sa kanya kung gaano ka ganda yung puso ni Andrea. Si Alyssa, syempre, kasi ang ganda din ng growth, ang lakas ng personality. Sobrang best friend ko din talaga siya doon, and yun, I'm looking forward to that. And lastly, si Chris Mark, kasi yun, nagpapakatotoo talaga yun, and nakikita ko talaga na lahat ng ginagawa niya doon is real. Narinig natin ang Big Four ni Mika. Pero ngayon, tungkayan natin yung big announcement ni Kuya para sa kanilang weekly task.
Panoorin po natin 'to. Oh. Interesting. So far, Mika, para lang din na alam mo. Yes po. Dun sa apat na sinabi mo, dalawa ang sinagot ninyong lahat na lumabas ng bahay ni Kuya. There were two names in common sa Big Four mo, ni Russo at ni Justin. Mm-hmm. And those were? Gian. Feel ko Gian, for sure. Okay. Gian and Alyssa? Alyssa siguro. Or Andrea. Alyssa or Andrea. Gian and Andrea. Dahil hindi madaling bumuo ng isang digital film. Ano mga emosyon niya? Kaya ang mararamdaman ng ating mga housemates... Lagi natin yung inaabangan, Robby, kasi that's a lot, di ba? Kung din ang ating mga housemates ang tulong ng buong dati nilang kasama. Dahil bilang ikaapat na judge para parte, sa digital yun film, ng Big Four. Ano yun eh? Sa imagine sa dami pagbibigay ng virtual games. Yes. Yun ang mga pangalan na paulit-ulit na sinasabi. Premiere ng kanilang digital film na mangyayari sa January 16. Just let everyone know, no? Pero bago ang lahat ng yan, talagang work from home ang setup natin ngayon. Kita ko yung ring light. Isang kaibigan na naman ang muling na maalam. Narito, panoorin natin. Ayaw ni, ayaw na kuya Dondo sa yan. Sasabihin niya, may glare. At nominatong si Hyra. But I keep praying for you. I don't want you to go out. Ikaw kasi yung sobrang close ko dito. Just really happy that I met you. At tanungan natin si Mika ng sabaw. Si Alisa naman ang nominatong si Mika ang sinamahan sa girl's bedroom. I'm torn between talking for to me. Ang akala ko, ang mas mapo-fall si Hyra kay Kyron. Nung una-una ganun eh. Tapos nung bandang huli, parang si Kyron na mas mapo-fall. Ang mas posible. And I'm giving power. Ewan ko, tinatanong ko si ang best friend at nominatong si Kobe ang ginamaya. I really thought like, napapansin ko din naman sa mga galawan ng mama. Very clingy, very sweet. I'm always like overthinking to myself. Oh, what if they just don't want it? Like no one wants to talk to me. Cause, you know, I don't speak Tagalog. But then we started talking about football. I have someone here that I can really relate with. I never thought to myself, oh yeah, I'm gonna meet some, like a really good friend here. I never thought that at all. But you're like my brother, talaga. Like. My kuya, you're my big bro, man. So, I know you're not. I know you're not. I really hope I stay. You know. Eh, silang dalawa. At dumating na nga ang oras ng pag-aanunsyo kung sino sa mga nominado ang chibi lalabas ng bahay ni Kuya. Kaya naman, Chrismar, Hyra, Kobe, at Mika, isa sa inyo ang tuluyan ng magpapaalam sa bahay ni Kuya ngayong gabi. Congratulations because you are safe tonight. Hyra, Kobe, Chrismar. I'm sorry, Mika, you have just been evicted from the Big Brother house. Magpaalam ka na sa inyong mga kasama. Paglabas ng bahay ni Mika, pumuhos ang malungkot na emosyon ng mga naiwang kaibigan sa loob ng bahay. These things, we cannot stop, no. Things that has to happen. It's hard, man. Yeah, it's super hard. I don't know what I'd feel when it was just us two. No. I mean, I love you all of you guys, but you know, she's my best friend and everything. I love you, all of you. Sobrang nakakalungkot, yung bigat po ng pakiramdam na talagang may aalis sa aming isa.
Hindi rin mapigilan nila Gian at Andrea ang sakit na nararamdaman. Ang sakit. Sobrang bumigat po yung puso ko. Sobrang nalungkot po ako kasi alis na po si Mika, ganun po. Pero pinaka-apektado rin ang malapit kay Mika na si Alisa. Mika was my person, Kuya. I don't think I can do this without her, Pa, Kuya. She was just the person that I go to at the end of every day. Hindi pa naman ito ang huli. Sa palagay ko, mas matutuwa ang tinuturing mong mabuting kaibigan kung makikita niya at ipapakita mo sa lahat. Mapatuloy kang malaban sa loob ng bahay. Yes, Kuya. May bagong simula! Abangan bukas! Ngayong gabi, isang bagong kasamahan ninyo ang papasok sa loob ng aking bahay. Kinakabahan ako. Hindi ako si Celine, so stop comparing me to her! Okay, good day! Good luck! I kinda lost trust in her, Kuya. There are tendencies na she can be insensitive. It's still important to still have that hygiene. Most of the time po, napapansin ko po na parang nagiging selfish po siya pagdating po sa pagkain. Ano kaya yun? Ha! Grabe naman yung episode na yun. And si Mika ay... Iyak ka doon? Grabe to see, syempre, yung reaction ng mga dati mong kasama. Hindi ko in-expect na ganun din reaction nila. And sobrang nakakamiss. And moments after the eviction, si Mika, she stayed for quite some time rin. Kasi tinitingnan niya yung reaction hanggang matapos. Kasi kadalasan, kinukuha na agad yung housemate. Pero si Mika parang, wait. Tinitingnan niya talaga lahat ng mga reaction ng mga naiwan niya sa loob. Yun. So, ay, grabe. Sobrang love po talaga yung ibang housemates. And I'm super happy I met all of them. Nakatouch na makita na ganun po yung epekto sa kanila nung pag-alis ko. Pero, syempre, rooting for them. Tulad naman ng kanta ni Gemma Catuno, our ex-PBB housemate, may bagong simula. At lahat naman, talagang magkikita in time. Panapanahon lang talaga yan. Mm-hmm. Pero another thing to look forward to, interaction ng pagpasok nga ni Miss Amanda Zamora and... I guess tomorrow is nomination night. So let's see and find out kung yung mga naboto mo ay magiging parte ng ating listahan. But syempre, before we go, Mika, daming nagmamahal sa'yo, daming sumusuporta sa'yo. Ano ba yung gusto mong sabihin sa kanila? So guys, sobrang thank you po sa inyo, kapamilya community, and sa inyong lahat po nanonood ngayon. Sobrang salamat po sa support ang binigay ninyo sa akin and sa mga patuloy pong sumusuporta sa akin. Maraming salamat po and thank you po sa pagsuporta nyo sa journey ko dito sa Big Brother. And of course, sana supportan nyo pa rin ako kahit nandito na ako sa outside world. Thank you po, hindi talaga ako makakarating ng ganito kalayo kung wala po kayong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Thank you po. There we go. Mikachu! Mikachu? Ay, Mikachu. Wow, we choose you, Mikachu. Ayan, daming sabi dito. I think that's it. Sabihin ko sana, don't forget to vote BBE. Bukas pa pala yun. Bukas. Oo, pero Mika, maraming salamat for being a part of PBB, of course. And we are excited na ma-reunite ka na sa iyong mga loved ones, especially your baby girl. We're super excited na ako makamit ulit si Belle and makalaro po siya. Yeah. Well, that's it mga kasabawers. Tomorrow is gonna be another day, kaya tumutok po kayo for the fourth nomination night. Okay? Yes. Ako po si Robbie Domingo. At ako naman si Bianca Gonzalez. We'll see you tomorrow dito sa PBB Connect, the Kumonek Primetime Show. Thank you, Mika! Thank you po!